Mapagpalang araw pong muli mga katambayan sa atin pong lahat. Ngayon po ay pupunta po tayo sa isang farm ng mga kambing. Ako po si PDBoy TV ay naimbitahan na para ipakita po yung kanyang magandang lahi ng mga kambing. Mga katambayan, hindi po natin makikita ang mga Tagalog na kambing. Hindi po tayo makakapanood ng mga Tagalog na kambing sa video pong ito. Ang inyong pong mapapanood sa video pong ito ay ang mga hybrid at malalahing kambing. Ito po ay dito rin matatagpuan lamang sa bayan ng Padre Garcia, sa isang barangay. Dito po yan sa bayan ng Padre Garcia. Ito po ang magiging service ni PDBoy TV. Yan po mga katambayan, ay tingnan po natin ang likuran. Ito po ay pinangalan ko na kay PDBoy TV. Ayan mga katambayan, yan. Yan po ang ating gagamiting service papunta po doon sa farm ng mga kambing. Mga katambayan, samahan niyo po muli ako na panoorin ang video pong ito. Ang mapapanood po ninyo dito ay ang malalaking kambing. Nagkakahalaga po ng mahigit na 100,000 ang bawat isa. Tara mga katambayan, let's go! Ayan mga katambayan, nandito na po tayo sa AZ Farm. Ayan po yung kanilang gate. AZ Farm. And mga katambayan, samahan niyo po ako. Ayan po mga katambayan, ari po yung kanilang farm. Hinihintay lang po natin si Sir Francis para po natin na kausapin mamaya maya. Napakarami po ng kanilang alagang mga kambing. Mayroon din ho nga mga tupa. Ayan mga katambayan. Ito po nga mga ito. Ayan ho yung mga tupa. Yun po yung kanilang mga kambing. Ariho yung isa. Ayan. Napaka, ayan ho. May tatak ho yan. AZ Farm. Mamaya ho natin tatanungin si Sir Francis kung ano ho ang lahi ng kanilang mga kambing na naririto. Ayan ho mga katambayan, ito po yung kanilang mga kambing na naririto. Napakalalaki ho na rin. Ayan ho. Lalo na ho itong isa. Bago ho tayo, bago ho natin mga katambayan kausapin si Sir Francis, papasyal ko muna kayo. Sabagat si Sir Francis po ay naliligo pa. Ayun naman, nasa taas. Napakalalaki rin. Lalo na ho din eh. Yan ho ang kanilang mga koral or kulungan. Doon naman mga katambayan sa kabilang iyon, doon po pala ang part ng mga tupa. Mamaya po ay papasyalan din natin. Ari muna ipapasilip ko sa inyo. Yan. Ang kanilang mga alagang napakaganda. Kaoy, magandang umaga. Ayan pala si Sir. Maso-surprise ho tayo mga katambayan dito. Kasi napakalalaki ho ng lahi ng mga kambing. Ayan, napakaganda rin ho ng kanilang mga kulungan. Dito mukhang ako may nakikitang malalaki ho din eh. Ayun, nasa loob na yon. Baka mamaya ho pwede tayong pumasok din yan. Ayan mga katambayan. Oh, mayroon lumabas ho din eh. Ayan. Nariyan na yata si Sir Francis. Ayan mga katambayan. Narito na po si Sir Francis. Bali si Sir Francis, siya po yung pinaka farm head na siya po nga magtutur dito sa kanilang farm. Pwede ho to Sir tayo umakyat diyan. Ayan mga katambayan. Nakakyat po dito tayo sa kanyang kulungan. Ayan, so sir. Ayan. Mga paan, mga may anak. Ito sir, mga bagong panak. Oo. Anong mga lahi ho na yan, mga lahi? Bor po yan lahat. Ang lahat ho ng kalamangan ng kambing na nanirito ay bower. Ayan, wala hong ibang lahi ho dito sir. Ayan mga katambayan, tingnan naman ninyo. Lahat ho yan ay Yayaan mo na lumabas. Okay lang yan sir na lumabas? Sige, sige, sige. Bagay yan naman po yata ipapasok din. Ano ho? Pinababayaan din lumabas. Ayan. Bali, ilang piraso yun sir ang laman ng isang kwan na ito? Ay, marami.
Marami sir ang nagiging laman nito kasi pinagsasama-sama na namin dito ang mga may anak at saka yung ano, para sama-sama na sila para hindi sila mag-away-away. Ah, yun. Tapos ito sir, itong mga kudra-kudradong ito. Ito yung lalagyan ng ibang mga may anak, yung ibang dumalaga. Ah, yun. Oh, nandito yung mga dapol na duwiling at yung ibang dapol na backwing. Tapos yun pa, yung mga may mga barako nandun. Ah, doon mamaya ho natin papasyahan yung kabilang building, ano ho? Oh, lahat ito pitak-pitak, yung iba, mga dumalaga, yung iba, mga buntis, na malapit na umanak. Siya nga po pala, sir, ba ilang taon na po itong, ano? Aba, matagal na hindi na ito... Nagsimula. Pa 5 years siguro. Nagsimula po tayo, sir, sa ilang heads, ilang nagsimula ulo. Nagsimula kami dito sa ilang heads. Siguro na bumili din kami ng mga 10... babae na ganyan, tapos mga barako. Ah, doon lang ho tayo nagsimula. Ang dami na yan. Oh, so after 5 years, sir, bali sa estimate nyo, mga ilang piraso na to ngayon, mga ilang heads na? Marami na kasi akong na-out dyan. Nagbabawas kasi kami, hindi naman po pwedeng hindi kami magbabawas. Sobrang dami na. Mm-hmm. Tapos meron din po tayo dito, sir, na mga pinagbibili. Oo, meron din, marami. Kasi mamaya po natin ipapakita yung mga inyong pinagbibili. Ano, atin munang pupuntahan yung mga... Sa pagbibreed, sir, kayo na po rin ang nagbibreed niyan. Oo, ako na nag-ano, kasi pag may nag-hit dyan, ako ang nagsasabi sa kanila, ako ang nagpapakasta, para alam ko kung saan nakabreed. Yan, tapos nililista rin muna natin kung anong... kailangan talaga yun. Nang ano nga ito, kung kailan siya mga angan, ha? Sa pagbibreed, sir, ano ba yan? Isang beses lang, successful na, o ilang ano? Hindi, ang pagbibreed kasi, depende sa lahi ng inahin at ng lahi ng barakong. Nang back. Oo. Kung siya'y talab agad, gayang. Tsaka yun naman, mababasihan mo after 21 days is nagre-reach siya, or after... After 21 days, saka po natin i-check uli. Kung mag-reach siya o magre-reach siya, pa-i-studan mo ulit. Pa-i-stud ulit. Pa-i-stud ulit. Para malaman kung successful. Ayun, pag hindi na siya nag-reach sa susunod, ayun, magpa-possible, ano na yun, buntis. Marami kasi dyan, bagong anak. Marami dyan mga paanak. Mm-mm. Lahat po nung naroon, sir, ayun eh, ano, back? Ayun eh, back at saka mga duwi. Mayroon din dapol na duwi doon sa taas. Yun. Ating kayang pasyalan yun, sir, sarahan yan. Mga katambayan, pasyalan po natin yung kabila. Lahat ng mga pambreed ni sir yan, Ay, dito muna tayo, sir. Dito muna. Yan ang black dapol. Ano pong tawag dito, sir? Black dapol. Yan, mga katambayan, yan daw po yung black dapol. Ilang years na kaya ho ang edad ng kambing na ito, sir? Yan, siguro, nasa isang taon at... 4 na buwan pa lang yan. Isang taon at 4 na buwan pa lang. Bata pa po pala ito. Bata pa po yan. Bali, ito po yung ginagamit ninyong pang-estad. Yan. Siya nga po pala, sir. Pagka ho magkapatid. Ay, hindi pwede, sir, mag-aaron. Hindi kasi magpuproduce ng magandang anak. Ayun, katulad din po kahit pala yan. Kung pareho sila ng ama, hindi sila pwedeng i-breed kasi hindi siya makakapaproduce ng quality na anak. Ay, langat talaga, hindi siya kamag-anak. Ganon yung gusto. Kaya walang related bawat isa. Ayun, ayan, ito po mga katambayan. Ito sir, anong lahi naman ho nito? Ay, tiger dapple yan. Tiger dapple din. Ito babae. Yan, tiger dowling. Ayun, bagal dowling. Tsaka itong isa. Tiger buckling. Tiger buckling naman ho itong isa. Ito sir, maganda oh. Yan, ang black bower namin. Black bower, mahal ho ito. Ang amat-ina nito, tiger, black dapple din, ang important. Ang amat-ina? Ang amat-ina nito. Parang upgraded na lang ho siya. Baling din, full blood. Imported pa rin yung amat-ina niya na black dapple. Yun, mga katambayan. Imported ho ang amat-ina ng... Pagka nakatayod niya sa labas. Oo nga. Laki. Ito sir, gaano katagal na sa inyo? Ito sa amin po, isang taon pa lang yan. Kasi nung binili namin yun sir, sa totoo lang, hindi naman kami nagsimula na may ganyan kagad. Bili din. Nag-start din kami na bumili. Mm-mm. Bali, wala pa po kayong ano dito, yung dito na nagsimula? Meron na din po. Marami na din yan. Ayan o, mga katambayan. Yung ibang ano dyan, mga black na paanak, nandiyan na rin o. Narito na rin. Tsaka may na-out na ho kami na anak nila, marami na. Sir, dito tayo sa... Sir, yung nakaisip ho ng ganitong klase ng kulungan, kayo na ho ang nakaisip na yan. Ito na. Kasi kailangan nila talaga ito. Oo. Ayan, mga katambayan. Katulad ito. Bali, sir, yung standard ng ganyang square, yan na po ang standard na kulungan na yan. Ito, bali, 4 feet
4x5 ang sukat ho ng kanilang kulungan, mga katambayan, yan o. Yan, halos pare-pareho ang sukat. Standard ho yan, sir, hindi naman. Pare-pareho sila. Ayan, standard. Kaya ito, napakalaki. Sir, anong panho nito? Anong lahi? Red Bower po yan, Island Born yan. Ah, Island Born, wow. Mm-hmm. Mga ilang months naman ho ito? Ay sir, yun yung mga 2 years old na yan. 2 years old. Sarili, bili ho ninyo, bili? Oo, ito kasi sir, nagsimula kami sa isa. Ah. Isa pa, yun ang aming kakaramahan, anak na lang ho yan. Ah, doon ho, nagsimula. Mamaya ho natin pupuntahan. May nakot na rin doon kasi akong isa kasamahan yan. Nagbawas kasi kami at ito sir, nakailang anak na, ito, naka-anak na ho kaya ito? Ay, ano po yan iba, ayan po iba, red dapple na buckling. Ah, pang-estad ho namin yan. Pang-estad rin. Ang galing ano. Lahat sa dyang may ano. May buwan ang kanya kailangan po. Kanya-kanya talaga sila ng ano. Iba't iba. Ito kasi pwede mo siya kahit saan i-breed. Pero mas maganda yung bi-breed mo siya sa kapwa niya na quality. Ah, hindi ho siya pwedeng i-crossbreed. Pwede mo siya i-crossbreed sa iba. Kaya mas magalang, mas magaling yung i-crossbreed mo siya sa kalahi din. Kalahi din niya. Pagka pero, hindi mo kalahi. Pero wala silang relative sa bawat isa. Oo, walang pinsan, kamag-anak, o gayon. Yan. Dahil pala pagka hindi ka related, ay pangit ho ang magiging labas. Oo, pagka sila may relative sa bawat isa, hindi siya makakapag-produce ng magandang anak. Sa isang taon sir, ilang visit bang mga anak ang ano? Dalawa, 5 months yan. Ah, every 5 months ang kanilang. Tapos, pagka alimbaba ho, nakaanak na yung doe, ilang months uli bago siya pwedeng pa-stand? Meron kasi siya nangyayari, mas malimit ha. Yung inahin, kasama pa lang yung anak, naghihit na. Kahit hindi pa siya walay? Kahit hindi pa walay yung anak. Nag-hit na siya, kaya pinapasampano namin. Paano naman ho malalaman na nag-hit na yung isang Kasi lumalapit naman ho sila sa barako. Wala po kasi kaming alpas niya na barako. Lahat sila. Kasi sila na po sir yung nagkukusang lumalapit sa mga sila, barako. Gumagalaw yung kanilang butot at saka maingay. Ayun doon ho natin malalaman na gusto niya nang magpa-stud. Lumalapit talaga sila sa mga barako. Sa pinaamoy nila ang lalaki, lumalapit sila. Ang galing ano. Kasi kaya mahirap pagka ikaw ay mag-alpas ng barako, hindi mo siya mabibreed na maayos. Kailangan talaga, lahat ng barako mula kakulong, babae lang ang alpas mo. Kailangan po sir, babae ang lalapit sa... Oo, lalapit lang sila pagka sila i-hit. Kung sila lumalapit. Yan, mga katambayan. Pakita lang ho natin uli. Ito yung pinakamatanda namin barako. Ito sir, yung kanaunahan. Ito, na traditional. May papel mo to eh. Imported ho yan. Medyo mataas ang presyo nito pagka may papel. Pero ito naman sir, ay may edad na, hindi na rin namin siya. Pero sir, sa ganyang edad, malakas pa rin po ba siyang... Kumasta? Aba, yan mga katambayan, ito daw po ay 7 years na pero napakagaling pa rin po nga sa stud pag nga nagpapa-stud si sir. Nagagamit pa rin. Ginagamit pa rin namin yun. Ilang halimbawa sir, nagpa-stud tayo ngayon dito. Mga ilang inahin yung kaya niyang i-stud sa one day? Aba, minsan sir, nakaka-apat yan, tatlo. Ganun. Depende sa kanya pag sa kaya siya lang dito. Kasi kami naman dito, pagka ganun alam namin pagod na, ay siyempre, marami naman kami ginagamit ng materials. Yun o. Lahat naman ng back namin, lahat naman ng back pagka namin. Malalaman po natin sir, pagka pagod na siya, yung ayaw niya nang sumumpa. Kasi pagod na nga. Pero nakakadalawa, tatlo. Pag nakatatlo naman siya, dalawa. Pagod na siya, hindi na naangat, hindi na siya kakasta ulit. Ayan po mga katambayan, hindi ho tayo makakakita, wala ho ito sa Padre Garcia ang Garni Kalakay. Ay, walang nagdadala sa Padre Garcia ang Garni. Dahil ako, nagtatrabaho ko sa munisipyo. Sa ngayon po? Ayan. Nagtatrabaho ko sa Bakahan mismo. Ay, hindi ko kayo sir nakikita doon. Doon ako, dati, nakaduty ako na siya ako sa animal checkpoint, sa livestock. Inspector. Sa ngayon sir? Oo, hanggang ngayon, 6-2 ako. Sa loob ho kayo? Sa loob kami, sa loob ng lam ng Bakahan. Pero kami, ini-assign sa field pagka... May anong-ano. Kaya pala hindi ko nakikita si sir. Sa field kami nakano. Ito sir, babae. Ito po ang
Yan po ang full blood din namin na babae. Nakaanak na rin ho yan. Oo, nakaka-apat na beses na yung pag-aanak. May edad na rin ito, pero may edad na rin. Pero ito yung talagang ano, 7 years, malakas pa. Malakas pa ho yan. Hanga kaya kalimitan sir sa kambing, hanggang 9 years natin yung pwedeng gamitin. Ano yan sir, para sa... Pag sa 9 years, parang kal na siya. Parang katay na siya. 8 years kalimitan pang katay na siya. Ah, yun. Hindi, kung ano ba, mabibili mo siya ng malaking halaga. Pag sa loob ng ganong edad na gamit mo na, hindi mo na siya kayang ibenta ng ganong kalaki. Mabawas na ho yung... Malaki na mababawas. Oo, dahil kung sa kwan... Nagamit mo na eh. Nagamit nyo na. Pero pinagkitaan na rin. Para butis ho yung isa sir, ano? Ay, butis po ito. Ayan. Ito po, kasta ito nung aking ibinantang Tiger Dapple. Naglabas kasi ako ng Tiger Dapple. Ito, kasta. Sir, ilan ang kalimitang ano, nagiging anak nila? Dalawa po, tatlo. Kalimitang anak nito. Ayan. 2 to 3. Oo. Ito, isa na rin ito sa matanda naming inahin dito. Ayan. Ito, napakarami na ito. Ilan ang binigay sa amin itong anak ng lahat na bebenta ko. Ito. 1, 2, 3, 4, ayan mga katamba. 1, 2, 3, 4, 16 ho yung isang ganon. Hindi, 8. Ayun mga katambayan, itong bali 16 heads po itong naririto sa isang building na ito. Ayan. Ayan o, ayan, 16 heads. Ayan. Wala pa kasi yung boy namin ang umumpay pa. Yung ano sir, sa about nga pala sa pagpapakain, ano yan sir, kumpay o may sarili na kayong... Sa umaga sir, ito pinakakain namin ng feeds, ng cattle feeds. Ah, sadyang sa feeds, sa hapon? Tapos pagkatapos nila, ano, magpakain ng feeds sa umaga, nangungumpay sila. Yun, kukumpayan nila ito. Tapos yung iba, yung mga wala sa kulungan, pagka wala na sila makain, pinaparabas nila doon sa labas. Ah, doon sir, inyo pa rin ho yung... Hindi na sa amin yan. Pinapalabas lang nila doon para makakain ng maalos. Ah, pwede din hong pakainin doon. Nabantayan na lang. Pero pag... Dito mo lang talaga sa wala ka nang makakain dito sa aming palibot nito. Kaya nga po ano, dahil tuyo po ang damo. Oo, kaya yan. Pinapalabas nila doon, pinabantayan na lang. Oo, pagka ano naman sir, kinukumpayan na rin, ganun. Basta yung process ho ng pagkain sa umaga, feeds. Sa umaga po, pitch. Then, tapos sa... Pitch, mga ilang ano, lalagyan o, mangungumpay na sila yun. Sila, kumpay. Ayun, doon po nilalagay sa labas. Umaga. Doon po yun. Minsan na, pagkahapon at maulan, siyempre, hindi naman natin may iwasan. Pag hindi sila makapangumpay, pitch na rin ang ginagamit. Pitch na rin. Pero yung pungkumpay, sir, di ba, halimbawa, may hamog, pwede na rin yung ipakain sa ano? Ay, pagkaganon naman po, hindi na rin inaabot ng hamog pagka nakumpay nila kasi matagal naman. Kumaano sila dito yung sa... Dahil sabi nga po ng iba, pagka may hamog daw, nagtatay po yung ating mga alagang kambing. Hindi na inaabot sila ng hamog kasi matagal sila bago makatapos ng isang kumpayan. Ah, kusa ko nakukuha na rin, naiga na. Oo, bago makarating dito, istanghali na. Oo, dry na din siya. Oo, tanggal na rin yung hamog. Bali, ilan sir ang ating nag-aalaga dito, yung inyong tagapangumpay? Dalawang, ang isa may pamilya, ang isa binata. Dati tatlo, kaalis lang kanina ng isa. Oo, yun si sir yung isa. Kaalis lang nung isa kanina. Ayun. Nagpupuntahan daw siya, pinayagan naman namin. Doon sir, sa ano, sa ating mga pinagbibili, alin po yung ating mga pinagbibili diyan? Ayan, gaya na yung mga ganyan. Ito, pinost ko ito, binibenta ko. Ito daw mga katambayan ay pinagbibili ni sir. Ito, may isampan na siya niyan. Ah, bali, kuha na po siya, ilang months? Ito sir, ay 1 year and 2 months. Oo, tapos... Hindi po siya kaagad nag-hit, kaya tumanda niya, lumaki. Ay ngayon, nito lang siya nag-hit, napa-stud na namin dyan. Talab na ho yan. Hindi pa rin natin sir masabi. Hindi pa ho masasabi yan, kung sexist. Nasa 2 weeks pa lang na na-stud namin. Ay magkano naman sir natin ari pinagbibili? Ang asking price ko dyan sir, sa totoo lang 45. Ayun mga katambayan, ito daw po ay... Nasa 65 kilo more or less. 65 kilos? Oo. 45K pinagbibili. Ayan, ito na po yung isang pinagbibili ni sir. Ayan. Ito mga paanak na sir. Oo, paanak na yan. Marami dito paanak na. Ayun. Alin pa sir yung mga pinagbibili natin dyan?
Yan, yung pinagbibilihan po lang yan. Ito, ito, sir. Ayan. Ayaw makakatambay. Kung may gusto, pwede ko i-out yan. Yung red dapol. Ayan, makakatambayan sa mga naghahanap po. Red dapol po ang lahi ng kambing na ito. Island born na, yan, na red dapol. Ayan, island born. Sa mga mapapaibig, puntakin lang po natin si Sir Francis Istole. Sir, magkano naman ho ari pinagbibili? Sir, yan, ini-out namin yung 70,000 pinagbibili. Pero yun naman yung napapag-negotiable pa rin. Yun naman. Siyempre, may asking price tayo. Oo, yun po yung mga paunang halaga lang lagi. Katulad din ho yan sa Padre Garcia Livestock Auction Market. Ang mga binibigay na presyo ay sa una lang. Mag-uusap na lang ho kayo. Ayan, 70K. Ilang kilo kaya ito, sir? Ilang kilo? Siguro, sir, nasa 40 kilos yan, more or less. Ayan. Bata pa kasi ito, sir. Nasa, ano pa lang ito? 7.5 months. Ayun, bata pa. 7.5 months. Pero yan, naging pinapa-stub ko na. Ah, kaya sir, nagagamit na din. Oo, pinapa-stub ko na yan. Wala kasi akong dapol na ganyan yung ano. Aking pinalitan. Yan ang aking pinalit. Ito ganito sa mga food na ano, mga traditional na ano. Ayan, oh. Ito kasi dati binibili na sa akin ng chikik. Ay, ngayon sir, pinagbibili niyo pa rin yan? Hindi sir, minamaterialis ko na yan. Ah, materialis na. Sayang ano ho? Oo. Ay, tayo kung makabili ng ganyan. Napakaganda ho na rin. Napakaganda, napakabaganda magbigay ng ano. Ah, ganyan ha? Hindi siya tatlo lagi? Oo, tsaka hindi na yung ano eh. Magaling siya mag-alaga ng anak. Ah, yun ang nakakapanghinayang siya rin pagbili. Mayor kasi hindi lahat kasi ng kambing ganun kagaling mag-alaga ng anak. Oo, yung unsakuan eh pagkakaanak ay kinukuan lang yung ito yung matanda namin inahin na ano, na black. Ayan, sir. Black bowl na yan. Mga ilang ano na, sir? Mga ilang... Nasa 6 years na rin yan. Aba. Hindi pa lang namin masigurado kung... Sa ngayon, sir, ano pa siya? Hindi pa namin masigurado kasi nag-reheat siya. Pinakakakasta lang niya uli. Hindi naman namin ito binibenta at aming mga materialis. Oo, materialis pa din. Mga pinakamatanda, 6 years na. Pero mahal niya. Pero nagbibigay pa rin ng maraming anak. Dalawa, tatlo ang kalimitang anak niya. Yun ang magandang ano, yun ang magandang... alagaan yung mga gayong inahin. Ito pa ganito kasi may edad na, hindi siya agad nakukuha sa unang ito, dalawang ito. Kailangan... Sir, pagka ano ba magandang magpaano, magpabreed, tag-ulan o sa inyong ano? Ay, depende rin sir, kasi hindi naman tag-ulan o tag-araw. Tatapat kasi na nag-hihit yung kambing, kahit tag-ulan o tag-alaw po pwede. Ah, basta kung kailan ho siya hit, wala hong panahon na katulad ng ibang hayop na kailangan ng... Tatiming mo doon sa panahon. Kasi, oo, magandang panahon. Kung gusto mo nga timing sa ganong panahon, hindi naman mag-init ang iyong alaga, paano mo mabibreed? Ayan nga po. Ayan. Ayan. Ito sir. May mga paanak pa dito. Atin po sir, puntahan. Ito sir, yung mga anak nila. Yung black na yun. Ayan, ayan o, mga katambayan, ang dami. Ito, magandang sanay na rin sila ng pinapakawalan eh. Ito pa siya yung iba. Ito pa yung aming block. Ayan, mga katambayan o. Napaka, napakaganda ho ng kanilang kulungan. Sadyang sulo. May anak siya, may paanak kami dapol na bakling yan. Anong kapatid niya, babaeng... Daw. Ayan. Iisa po ang kanyang naging anak. Ito yung kapatid. Ah, mayroon. Ito, bali dalawa sila. Oo. Babae at lalaki. Ah, babae at lalaki. Tiger Dapol kasi ang nag-stud dyan. Ang ang nag-stud po dito. Full blood na Tiger Dapol. Full blood na Tiger Dapol. Yan ang naging lumabas. Ang lumabas po. Isang red dwelling at saka... Buckling Dapol, Tiger Dapol. Pwede palang ibang lumabas, sir, ano, ibang lahi. Kasi depende sa pa-studin mo kung alin ang gusto mo. Ano. Kung po pwede, Black Dapol. Napa-stud namin yung sa... Nung wala pa kaming Dapol, nagnabayad kami ng stud talaga sa magandang breed. Magkano naman, sir, ang bayad pagkagayon? Kung pagkaganon, sir, bumabayad kami 2,000-2,500. Sa pa-stud? Ba? Ay, mura na nga, dati nga, sir, bumabayad kami ng 7,000-6,000 sa kalatagan. Buti pala ngayon, mayroon na kayong ano? Oo. Mayroon na kayong... Ay, dito may stud service din.
Oo. Buong nagpapabayad na kami. Pero dito po sa atin sa Padre Garcia, mayroon din pong dumadayo na dito sa inyo ngayon na kalapit barangay natin na nagpapaista doon sa inyo. Ayun. Kasi marami ka dito pagpipilian, may black dapple, may red dapple, may traditional, may red. Marami na sinasir na ano. Maraming choice, kaya lang ang choice na pagpipilian. One five. Doon sa iba, sa 1K na lang. Ah, mas mura. Basta sa dapple lang, sa $1.5. Iba pa rin talaga. Yun, sa mga kalapit barangay po natin dito sa Padre Garcia, kung gusto po ninyong magpaistad, iyan, pwede po dito kay Sir Francis, hanapin lang ho ninyo sa Barangay Bawi. Ayan ho mga. Ito sir, bagong anak din pala oh. Oo, bagong anak ko yan. Tayo, dito lang ako. Ito ay ano pa lang, 1 week pa lang na nakakaanak. Oh, 1 week? 1 week pa lang. Anong breed naman yan sir? Black po ito, na black din po. Kumasta dito yung black na yung nandun. Oh, napakaganda rin ng anak niya. Ang cute ng naging anak. Tingnan niyo mga katambayan. Ang ganda ng anak niya. Bali, ano na sir yung lumabas sa kanyang naging anak na yan? Ayan po, pure breed na po yan. Pure breed na siya. Ang ganda ho ng anak niya. Babae ho yung black na yan. Ayan, ang ganda ng babae ho rin. Tapos yung isang yun, lalaki. Ang ganda, ang cute nung siya. Oh. Ah, laging kalimitan yan, no? Babae at lalaki yung mga nagiging anak, ano? Mas marami nga hindi ngayon pa anak namin eh, ganyan, babae at lalaki ang kalimitan. Mas maganda ho yung gayaan. Oo. Ay, kita ninyo, ganda rin ang inahin yan. Ganda ang inahin, malahing sadya. At tsaka ang anak niya. Oo, 1 week yung, pa lang yan. Ang ganda na, mataas na agad, ano? Oo. Malalaking gamay. Ilang inahin niya, sir, yung nanganak ninyo ngayon? Ay, marami, sir. Hindi ko na mabila kung ilan yung inahin yung umanak. Oo, bo. Napakarami na sir diyang umanak na inahin. Maratapos marami pa din yung buntes. Oo, yung iba pagkakawalay, napapakastahan na rin. Ay di, minsan ibuntis na rin. Bakit sir ginaganto? Ibig sabihin ko yung kasi, kwarto. Kasi pag gaganito, nagganitong kwarto-kwarto, hindi na namin talaga sila isinasama sa iba. Oo. Meron kasing nagsusuwagan, nag-aaway, nasisira, sungay. Tapos kailangan ho talaga ganito kataas, so hindi pwedeng ganang dito lang. Ay, kasi pagka malaki ang ilalagay namin, hindi kasi laging ganito lang ang nakalagay. Natalon. Kasi nilalagay namin ng malalaki. Kaya ganito na kataas. Kaya pala, ayan, ang katambayan halos sa 4 feet. 4 feet ho yung taas. Quarantine lang namin, na, lalagyan lang namin ng nung mga bagong anak, ganon. At para pag sila pwede nang pagsama-samahin, pinagsasama-sama namin sa Chaldaragian. Oo. At tulad doon noon, mga naglabasan kanina. Na pinakawalan natin. Ito. Oo, yun, sama-sama sila. Oh. Ito pa sir, marami pa din dito, may mga anak. Ayan, mga katambayan. Oh, ayan po, marami pa rin dito. Ito ho, yan. Ayan, oh, may mga anak sila. Kami nag-anak na red dowling. O yan, bebenta ko din yan. Yan mga katambayan, red dowling. Ilang months? Red dapple yan. Red dapple. Ilang months yan sir? Ayan o, 3 months pa lang. 3 months yun. Magkano ang halaga? Ay sir, 50K niya out yan. Yan mga katambayan. Maganda ito po yan. Kita naman ninyo kung gaano kaganda. 50K, negotiable naman ho yan. Yun ho ang ina niyan. Ayun na nasa taas. Ayun, oo. Yung nasa taas. Pwede pala yung... Kasi yung ina niya, buntis na ulit. Ilang months sir bago iwalay? Minsan kasi, 3 months pataas namin yung ginawalay. Ayun, bali... Kasi kaya winalay na namin, ay buntis na yung ina, hindi na siya nakakalit. Ayaw na magpatidip pagka gayon ha. Nagagalit na. Yun. Isa ho naging anak. Isa yung dalawa kasi ito nawala at namatay yung isa. Ito mga katambayan. Ito kasi tatlo, magkakapat na magkakapatid namatay ang isa. Tatlo na lang natira. Babae at lalaki din ho yan. Oo. Dalawa at ang babae dyan, isang lalaki. Wala kayo, hindi sa dyan kung kayo nag-aalaga ng mga Tagalog laang. Ay, kasi sir, pagka nahinaluan mo lang ganoon, na mahirap. Ayan ho mga katambayan ay. Oo, oh, ito, pungga din ito. Nasabi ko. Ah, mahirap mo, ano, haluan. Kasi nalalahiyan ho yung maganda lahi pagka nagdala ka, naglagay ka ng native. Oo, baka kusakwan eh, sa pasama. Hindi sa paganda. Hindi maganda. Ayun. Kailangan lahat i-ano. Oo.
Kaya mahirap. Hybrid? Ano kaya, sir? Hindi naman lahat hybrid. Yung ibig ko sabihin, mag-ano pa din ng nakabukod yung isa dyan magaganda na ano. I-breed mo talaga siya sa, hindi mo siya pwedeng, huwag mo siyang aalpasan para hindi siya mabreed sa ibang hindi mo inaasahan. I-breed mo talaga siya doon sa nararapat na breed na maganda. Iyon mga katambayan, pakinig ho ninyo ang magandang paliwanag ni Sir Francis. Sana, ano sir ang maibibigay nating sa ating mga viewers na gusto ring mag-alaga ng mga ganitong klaseng kambay? Ay kung magsisimula sila sa maganda na, para yung mga pinapaanak nila, mababawi nila kagad ang kanilang gastos kahit malaki-laki ang kanilang Kahit malaki-laki ang kapital. Kung halimbawa magsisimula sila sa upgraded, ay di, magtatagal pa rin sila bago makabawi kung malaki ang kanilang bili. Kailangan ho, malahi na agad. Malahi na agad. Para pag umanak. Pag umanak, mabebenta mo siya ng mahal. Mga katambayan. Yun po ang isang experience ni Sir Francis sa mga pag-aalaga. Kung kayo po yung nagsisimula pala ang, dahil napakarami ho ng gustong magsimula sa pag-aalaga ng mga kambing. Yan, ito naman sir. Mayroon pa din dito. Marami, puno ho yan. Ito, bagong anak din. Mas makakuan ho ito. Ito kasi dalawang babae ang anak. Ayan, pasensya na ho kayo, medyo madilim lang. Medyo madilim nga lang ho dito. Pero yan ho'y ano. Ito po ay ilan days pa. Parang weeks pa lang ho yan. 3 days pa lang ayan, ito. Ayan, 3 days pa lang daw ho yan. Napakalalakas na. 4 days pa lang ata ngayon. 4 days. Ayan yung anak niya. Ayan ho, mga katambayan. Ayan, yan ang anak. Apat na araw pa. Napakalakas na, napakalaki. Yan, Parehong babae ang anak. Parehas babae naman. Parehas babae yung anak nito. Ano sir, ang mas maganda, babae o lalaki? Pagka halimbawa, parehas lang. Ito po, mas magaling po yung babae ang maging anak nung ano mo. Para hindi man, kung ikaw gusto mo magbawas, gusto mo magbenta, mas madaling mabenta ang babae. Mas madaling ibenta ang kasi babae. Kasi marami nag-aano, kasi ang babae umaanak. Oo. Tapos yung lalaki, kasi, gagawin lang... Pwedeng 10 babae, isang lalaki. Pwede 15 babae, isang lalaki lang. Yun. Kaya kasi pagka... Marami kaming babae pagka dyan. Pagka lalaki pala ang mga anak ay parang ano... At saka mga kailangan pong magagawin doon ka, yung quality. Kasi ang kalimitan nakakapagpalabas ng magandang anak ay nanggagaling sa barako. Malakas ang blood ng ano, barako. Ng barako. Oo. Ayan, ito pa mga katambayan. Oh. Yan, dalawa din ho ang anak nito. Marami din, dalawa po, marami din dalawang anak. Ito po, dalawahan. Oo. Ayan din po, dalawa.